nung bago siya namatay, humingi talaga siya sa akin ng tawad. Nangis ang tawad? Opo, pero sabi ko nga, tayo, maski ano pang mangyari, wala na tayong magagawa na doon ngayon eh. So, sabi ko, kung ito ang kalooban ng Diyos sa akin, tatanggapin ko. Elementary, high school ka doon? Hindi po. Father, saan? Hindi ako nakapag-high school. Okay. Kasi, ang tawag dito yung tatay ko, iba yung ano nila noon, paniniwala ng babae. Yeah. Oo, may mga ganun, no? Sa probinsya. Ang babae, dapat kung ikaw ay ano, hanggang matuto ka lang magbasa. Ganun lang yung mentality nila. So, kung mag-aasawa ka, hindi ka naman kailangan mag-aral. Sabi ko, makaluma talaga. Oo, no? sabi niya sa akin, Tay, hindi po pwede yan. Kailangan mag-aral. Kasi ano ituturo ko sa mga anak ko sakali man kung magpapamilya ko. Pero ko, parang hindi yata yan ang gusto ko. Sabi ko, gusto ko mag-mantre. Ay, lalong ngayon ko. Gusto ko magpamilya ka. Lalong ayaw niya. Ayaw niya. And then, sa totoo lang, Father, hindi rasonahin, hindi ako makatapos. Kasi kaya kong tutusin, kaya niya akong paaralin. Pero dahil... Ayaw nila. Ayaw niya. Niya, ang nanay niya po? Nanay ko gusto niya. Susana? Oo, gusto niya makatapos ako. Kasi pangarap niya akong makatapos. Pero yung tatay ko ayaw. Nung nalaman niya na gusto ko talagang mag-enter sa kumbento, ayaw niya. Mas lalong ayaw niya. Sabi niya. Pero kung nagkataon na nabigyan ka ng pagkakataon mag-aral, ano kaya yung naging gusto mong maging? Ang gusto ko po talaga, gusto ko teacher. Wow. Pag naging teacher ako, kung hindi ko mahanap yung buhay dito, kung talagang papasok ako sa kumbento. Kasi gusto ko yung mga bata magturo. Gusto ko yung, ang tawag dito, kahit na sa ganung paraan, makatulong ako. Tapos, hindi, ewan ko po ba, parang doon yung kasiyahan ng puso ko. May regrets ka ba sa tatay mo? Actually, Father, before, oo. Pero nung bago siya namatay, humingi talaga siya sa akin ng tawad. Nangis siya ng tawad? Opo, pero sabi ko nga, Tay, maski ano pang mangyari, wala na tayong magagawa na doon ngayon eh. So, sabi ko, kung ito ang kalooban ng Diyos sa akin, tatanggapin ko. Sabi ko, titiisin ko ang lahat, pero huwag niyo akong pilitin, Mag. Huwag niyo akong pilitin ang magpamilya dahil hindi ko talaga gusto magpamilya. Hindi ko feel na magkaanak. Hindi ko feel na magkaroon ng asma. Kasi bago po, excuse me, Father. Ayaw kanyang pag-aralin dahil babae, no? Opo. Tama po ba? Yun ang argumento po. Oo. Nung araw, sa lugar na yon. Ganun po sila. Tapos... Ngayon po ba ganun pa rin? Parang hindi na rin naman. Nagbago na rin po. Nagbago na ang sistema ng... siguro dahil nakikita na ng mga magulang na importante lang talaga ang edukasyon. Kasi ang sabi ko noon sa tatay ko, dahil alam mo ba ang edukasyon napaka-importante sa isang tao? Sabi niya, anak, bakit mo yan nasasabi? Ako nga wala akong ganito. Yun sabi niya? Oo. Grade 1 lang ang inabot ko. Hindi pa ako nakatapos. Pero damay-damay pa sa akin. Sabi ko, kayo yan. Ako iba. Anak, saan mo nakukuha yung mga sinasabi mo? Hindi naman Tay, iba ikaw, iba ako. So, kumbaga sa ano, Father, sa edad kong gano'n na maliit pa lang ako, nakikipagkatwiran ako. Kaya, doon siya nagagalit sa akin kasi ang sabi niya, sa ganyang edad mo pa lang, matindi ka na kung sumagot sa akin, parang hindi mo na ako nirerespeto. Ano pa kaya ko yung nakatapos ka? Pagtapos ka. Ano kaya ang sistema namin ng nanay mo? Bakit sa pera na lang kami? Ay, Tay, ganun ba talaga ang tingin mo sa akin?
wala ka bang tiwala sa akin? Yan yung sabi ko sa kanya. Yung mga kapatid niyo po, ganun din? Mga alam mo, mga babae? Alam niyo po, walang ganun na senaryo pagdating sa mga kapatid kong lalaki. Kasi yung mga kapatid kong lalaki, pinupush niya mag-aral, pero yun naman, ang ayaw naman mag-aral. Baliktad, father. Ay, naku, baliktad. Sabi ko nga, bakit ganun? Kung kailan ako yung kailangan, ako yung gustong-gustong mag-aral, pero parang ayaw ninyo ako pag-aralin. Ano bang problema? Eh, kasi nga, babae ka, mag-aasawa ka. Itay, hindi nga ako mag-aasawa, makulit kayo. Ay, nasasabi mo lang yan kasi bata ka pa. Ang layo sa panahon ngayon, no? Opo, malayo sa panahon ngayon. Parang ang mga kabataan nyo ngayon, alam nyo, ito lang masasabi ko sa mga kabataan nyo. Marami silang sinasayang na oras. Marami. Sobra. Wala silang ginawa. Cellphone. Ewan ko, siguro ang iniisip nila makaluma, no? Para pa sa akin, the same. Noon, ngayon, pareho. The same lang po.